Hello guys, good morning. At ngayon ay punta naman tayo sa ating palabas sa Walang Hanggan. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. And before going to the Walang Hanggan, I would like to shout out sa lahat na nag-comment sa aking mga videos. Shout out to you, Sweet C. Shout out to you, Simply Gem and Family. Harriet Balabala, Jemar Yan Vlogs, Dutch Filipino, Danica, Liam Boy Dutch Filipino, Jemar Yan Vlogs, Kimidora Viana, Simply Gem and Family, Lean Life, Pinay Uyamot, May Araceli TV. Shout out to you and kung gusto niyong ma-shoutout, comment lang kayo sa aking last video. So, without further ado, let's start! So, dito guys, ay nag-text yung blackmailer ni Margaret at humingi ng pera at dadalhin daw nila yung pera sa cafe. Parang isang coffee shop. Tapos, sinabi niya, ayaw daw niya na makipag-deal sa isang anino lang dahil hindi pa niya nakilala kung sino tong nag-text sa kanya na hiningan siya ng pera kapalit ng pagtatahimik niya sa about sa kay Hugo. So, dito sa cafeteria, guys, pagdating ni na Margaret dito, ay nakita niya si Miguel at itong si Emily na nagkakape. Tapos sinabi niya, ay sinasabi ko na nga ba na ikaw yung nagpapadala sa kanya ng mga messages. At sinabi naman dito ni Emily na hindi nga ako nagpapadala sa iyo ng mga mura messages pa kaya. Sabi naman ni Emily dito, alam mo namang dito ako kumakain lagi. So, sabi niya ay hindi kita pag-aaksayahan ng panahon. Let's go, Miguel, sabi ni Emily dito. So sinabi ni Kenneth dito na madam, hindi po siya. At sinabi naman ni Miguel na magkita daw sila mamayang alas 12 ng gabi at dalhin daw niya ang pera. So yun na nga, at nagkita na sila Margaret at itong si Miguel at sinabi niya, Miguel, ikaw pala ang utak sa pamimeke ng mga DNA result. Ang langaw sa ibabaw ng kalabaw. At sinabi ni Miguel dito na kung hindi sa langaw na ito ay matagal na kayong itinakwil ng pamilya mo. At sinabi naman ni Margaret dito, bakit ka ba nagtatrydor ni Emily? Ang sagot naman ni Miguel ay kung malalaman nila na anak nila si Daniel ay baka manumbalik pa yung dati nilang mga pag-iibigan. At baka magkakasundo na sila dahil sa kanilang anak. So, sinabi ni Margaret dito na you're in love kay Emily. At sinabi naman ni Miguel dito, nasa na yung pera. So, nandito. At dadagdagan ko pa yan kung sa dalawang kondisyon. Kung mawawala na daw yung original result ng yung DNA tests. At kung mawawala din daw itong si Daniel. Gagawa pala daw siya ng paraan para mailayo itong si Daniel, hindi pala para mawala, para mailayo lang itong si Daniel. So pumayag naman itong si Miguel. Umalis naman itong si Marco para harapin yung investigador dahil about kay Hugo yung kanilang transaction dito. At ito namang si Jane ay nagtanong kung kasama ba niya si Emily at sinabi naman ni Marco na hindi niya kasama si Emily at kung gusto mo, sumama ka na lang pero ayaw na ni Jane. Pati itong si Joanna ay nagtatanong kung saan daw siya pupunta at sino daw imimit. So yung imimit pala niya ay si Daniel din. So dito guys ay nagtanong itong si Joanna kay Jane kung ano daw ba yung lalakarin nila ni Marco, tungkol ba daw ito sa business. At sinagot naman ni Jane na hindi daw ito tungkol sa business. So meron lang daw silang lalakarin na importante. So bakit daw nililihim nila yung tungkol sa lakad nila ni Marco? At sinabi naman daw nila kay Joanna na sasabihin nila kung ano man yung mga na nangyayari. At sinabi niya kay Jane, how can you expect me to trust you? So dito ay parang nagtataka itong si Kenneth kung bakit nakipag-deal siya kay Miguel dito na mailayo itong si
Daniel. Dahil nagigilty nga daw itong si Margaret. At ngayon ay parang pumayag siya na mailayo or nakipag-deal siya dito na ilayo itong si Daniel sa kanila. So yung rason naman ni Margaret dito ay para daw hindi na mapalapit yung loob ni Marco at ni Emily dito sa isa't isa. At ang isa namang rason niya ay si Nathan dahil nga baka daw yun ang rason para kasi insecure kasi itong si Nathan kay Daniel. Baka yun ang rason kung ano pa yung magagawa ni Nathan dito at kung ano pa yung mangyari dahil nga meron siyang something wrong itong si Nathan. So, wala siyang ibang choice kundi mamimili na lang kung sino yung pipiliin niya, si yung pamilya niya or si Daniel. So kung pipiliin niya yung si Daniel ay malaki nang mawawala sa kanya. Kumpara kung si Daniel lang as yung pamilya niya yung pipiliin ay si Daniel lang yung mawawala. Pero sabi naman ni Kenneth na Madam, kayang-kaya mo ba mawala si Daniel? Sabi niya sana para sa pamilyang ito. So dito guys, pumunta yung mga police doon kay na Emily dahil nga merong nangyari kay Daniel na pagtatangka ng buhay niya. So hindi daw nila matrace kung sino yung nagtangka sa buhay ni Daniel. So nagwo-worry itong si Emily, baka kailangan na lang daw ng bodyguard nitong si Daniel para maprotektahan yung kanyang sarili. At sinabi naman ni Daniel na hindi na kailangan mama. Tapos sabi naman ni Emily ay paano kung maulit-uli yung pagtangka ng buhay mo? At sinabi naman dito ni Daniel na mas okay daw dahil para mahanap na niya kung sino talaga yung nagtangka ng buhay niya. At duda talaga ni Emily itong si Margaret yung gumawa noon dahil nga baka related yon kay Hugo. So yung duda pala niya, 'di ba, na hinold up si Nathan noon. So kung yung lalaki daw yung nang hold up kay Nathan, so wala daw itong kinalaman si Margaret. So nagtaka si Emily kung sino daw? Sino daw? So si Miguel pala yung nasa likod ng ng pagtatangka kay Daniel, pero kinarify niya doon kina Tomas at yung kanyang inutusan na isang body niya na sinabi niya huwag daw sasaktan si Daniel at huwag papatayin. Dahil nagtaka silang Tomas kung bakit ipinaligtas nila si Hugo dito at anong connection kay Daniel. So hindi nila maintindihan kung ano talaga yung connection ni Daniel kay Hugo. So sinabi na lang ni Miguel dito na huwag daw silang magtanong-tanong. Wala silang karapatan na magtanong. So yun lang guys ang ating episode for today. At sana abangan natin bukas ang susunod na kabanata. And that's all guys. Thank you. So nandito na kami guys sa aming bahay. Sa Bakwag. Ayan na. In front of Imleller. Ito na yung bahay namin. At ito yung sadya namin dito. Pala gitapok tanan diri agkuan. Gitapok diri tanan grabo. Hay. Well. Diyan na me. Lug gitapok diri tanan diri. Aha naman ang CR. So nilagay lahat dito ang graba tsaka kahoy. So ngayon lang talaga ako nakauwi. Ha sabi. Wala ng CR. Kaya magpagawa na kami ng CR. Ay. Ang init. Dahil ito yung bintana. Lagyan namin ng bintana. Bintana. Marami palang bintana. Ayan. Tsaka dito naman yung hagdan. Sari-saring dito. Vlog. So, for second floor dyan. Ay. Na. So nandito na yung bahay ni Mama dito. So pasok tayo, guys. Hello. Ayan. Ayan. Hello Sophia, Scarlett. Sophia Scarlett. Tama si Sophia. Go.